Ori. So yes po. Muli isinilaysay ni Virgilio S. Almario. Original na iginawin ni Gilbert Torres. Muli iginawin ni Mitzi Villavesen. Noong araw, si Mariam sinukuan ang reyna sa bundok Araya. Ikinagalang siya ng mga tao sa paligid ng bundok. At dahil isang diwata, ikinagalang din siya ng mga hayop. Sabi na may hukuman si Maria sa bundok Arayan at dito nililitis ang aso ng mga hayop. Isang araw, umiiyak na dumating si Martinez sa hukuman ni Mariang sinukuan. Dali-dali niyang ipinakita kay Maria ang kanyang dalagalang mga basag na itlog. Bakit? Ano ang nangyari at nabasag niyong mga itlog? Tanong ni Maria. Kasi po, kagabi, gumamba na gumamba sa kabayo at natapakan ang aking tugal. Sumbong ni Martinez habang umiiyak. Pinatawag ni Maria sa hayo. Bakit ka gumamba na gumamba kagabi? Kaya nabasa mo ito ni Martinez. Tanong ni Maria kay kabayo pagdating. Salita. Kasi po nagulat ako sa biglang pagkukang ni Palaka. Paliwanag ni Kabayo. Ipinatawag ni Maria si Palaka. Bakit ka biglang kumuka kagabi? Kaya tumumba si Kabayo. Kaya nabasa mo ang blog ni Martinez. Kasi po humihingi lang ako ng saklolo dahil dala rin pa po ang kanyang bayan at natatakot akong mabagsakan. Paliwanag ni Palaka. Ipinatawag ni Maria si Bakit mo dala ang bahay mo kagabi? Kaya natakot at kumukang si Palaka. Kaya tumumba si Kabayo. Kaya nabasa ko mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Pagong pagdating. Kasi po may dalang apoy sa ilang alitapta. At natatakot ako masunog ang bahay. Paliwanag ni Pagong. Ipinatawag ni Maria si Alitapta. Bakit ka may dalang apoy kagabi? Kaya nagbuhat ng bahay si Pago. Kaya natakot ay kumuha ka sa Palaka. Kaya tumamba ng tumamba sa Kabayo. Kaya nabasa ka mga itlog ni Martinez. Kasano ni Maria kay Alitaptap pagdating. Kasi po, natatakot ako masaksak ni Lamok. May dala kasi siyang gulok. Araw gabi at apoy lang ang panlamang ko sa kanyang gulok. Paliwanag ni Alitaptap. Ipinatasak si Maria si Lamok. Bakit ka may dalang gulok araw-gabi? Kaya nagdala ng apoy si Alitaptap. Kaya nagbuhat ng bahay si Pagong. Kaya natakot at kumokong si Palaka. Kaya tumamba ng tumamba si Kabayo. Kaya nabasa ng mga itlog ni Martinez. Tanong ni Maria kay Lamok pagdating. Kasi po, hinahanap mo si Talangka. Paliwanag ni Lamok. Bakit naman galit ka kay Talangka? Tanong ulit ni Maria kay Lamok. Kasi po, sinipin niya ako nung isa magdaan ako sa kanyang bahay. Mabuti at tumulis lang ang kanyang sipin. Wala akong dalang ulok noon. Nang bumalik ako, hinagtago siya. At hindi ko malaman kung saan nagpunta. Pero maski saan siya magsunod, hahanapin ko siya. Galit na galit sa paliwanag ni Lamok. Dahil sa laki ng galit ni Lamok, wala sa loob na ipagkas niya ang dalang-dalang gulok. Tinamaan si Palaka at kumuha ito ng malakas. Nagulat si Kabayo at dumamba ng dumamba. Nagkanya-kanyang takbo si Martinez, Alitaptap, Pagong at iba pang saksi. Nagulo ang buong hukuman ni Maria sinukuan. Ipinagat si Maria sinukuan at ipinipa siya ng parusahan si Lamok. Masyado mang maraas, Lamok. Sabi niya, kung nagkasala si Talangka sa iyo, dapat na isinumpong siya dito. At bahala ako magparusa sa kanya. May batas tayo at hukuman para sa pagkakasala. Pero hindi naging maraas ka. Nagulo pati ang iyong mga kapitbahay, pati ang hukumang ito ay nagulo sa iyong kawalan ng
Pinarusahan ni Maria si Lamok na mabilanggo sa loob ng 3 araw. Ipinagbawal din niya ang pagdadala ng gulok at sa paglilibot ni Lamok. Pinagbayad din niya si Lamok sa mga nabasag na itlog ni Martinez at pinayuan si Martinez na huwag nang gagawa ng pugad sa lupa. Natakot si Lamok na maparusahan uli. Kaya nang makalayag ay hindi na nagdala ng gulok. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang paghanap sa kalabak si Talangka. Si Talangka naman ay lagi nang nasa butas at nagtatago kay Lamok. Kaya ngayon, pag may aaligid-aligid at bubulong-bulong na kulisap sa inyong tenga, si Lamok iyon. Akala ay butas ni Talangka ang butas ng inyong tapos ang hukuman ni Sinuko. The chair has 3 wheels with tires that do not